Hello! Good morning, people of the world! Panibagong araw na naman ang binigay sa atin ng Panginoon, and sa mga nanonood, welcome to Gracia's channel. Welcome to my channel, and katulad ng sabi ko sa inyo kanina, we have another day to live, and we thank God kasi though napakadaming problema around us, God is so faithful sa mga promises niya sa atin. Patuloy niyang ipinagkakaloob ang buhay na para sa atin, hindi siya nagkukulang in everything na kailangan natin sa mundo. Napakarami mong problema, lalo na this pandemic. Nasa pandemic pa rin tayo until this time, but we have a big God na panghahawakan natin. Today po, ang ating lulutuin is tukwat baboy. A very simple dish po ito. Ito po actually is I think paborito ito ng mga manginginom. Pero ito po ay inuulam po namin sa kanin. So, ang iba naman sa lugaw, sa arroz caldo, sinasama nila sa arroz caldo. So, ipapakita ko lang sa inyo paano natin lilutuin ang ating tukwat baboy. Sa mga gusto pong mag-request, anong gustong lutuin ng Gracia's Vlog, magsabi lang kayo, mag-comment lang po kayo doon kung ano ang gusto nyong lulutuin ko. At I will try my best na lutuin ang request po ninyo. Huwag lamang po yung pang-international at hindi ko po magagawa. At least Filipino food po. So, halina kayo, samahan nyo ako ng pagluluto ng tukwat baboy. Papakilala ko muna sa inyo ang ating ingredients. Of course, ang ating main is ang ating baboy. Ito po nilaga ko ng kagabi kasi matatagalan pag ngayon ko pa ipapakita ang ilaga. So nilaga ko na siya, pinalambot ko siya kagabi ng about 45 minutes. Pinatuyo ko na siya. And then, hiniwa ko po ng ganitong ating tokwa. Nakita nyo po, ganyan ang hiwa ng ating tokwa kasi ipriprito natin. Mayroon tayong salt. Mayroon tayong siling labuyo, hindi naman masyadong maanghang yan. Ang sili kasi dito sa UAE is hindi po siya maanghang masyado. Mayroon tayong pamintang, durog. Mayroon tayong brown sugar. And of course, isang buong bawang po doon na tinaddad ko po ng pinong-pino, and we have the soy sauce. And mayroon tayong sibuyas na pinong-pino rin ang pagkahiwa. And then mayroon tayong yung lemon. Maglalagay din ako mamaya ng kunting magic syrup. Wala po dito. At maglalagay din ako ng itong nor. Nandito po yung magic syrup. Kunti lang po naman. Para lang ma-enhance yung flavor ng ating lulutuin. So, mag-umbisa na tayo. Una nating i-preprito is ito. Ang ating tokwa. 2,000 years later. So, after 2,000 years, uminit na pong ating mantika. Ito po kasing galan natin ang tagal po ng pag-iinit niya. So, mga guys, tignan niyo pong aking kamay. Yan po ay natalsikan ng mantika. Ito po. Yan. Talsik po yan ng mantika. Kaya may... So, ngayon, kailangan ko nang makabili ng... I think kapag nagpriprito ako, kailangan ko makabili ng hanggang dito. Na gloves. Gusto mag-sponsor dyan. Gusto mag-sponsor dyan. So, prepare na natin ang ating natakot ko mag-prepare sa totoo mo. Na-trauma na ako, guys. Kailangan medyo crispy siya, mga guys. So, pag minuto natin, kailangan crispy siya. Kumbaga, hindi siya pwedeng maging malambot. So, ang susunod natin, guys, ay ang ating baboy. So, syempre, hindi siya lubog kasi kulang ang ating mantika. Pero okay lang yan, guys. Tatakpan ko kasi takot po ako. So habang hinihintay natin yung baboy, guys,
hiwa-hiwain na natin ang ating tokwa. Ganito lamang po siya, pa-cubes. Dice ba ang tawag dito? O cubes? Dice siguro. May napasamang kaboy mag-dice. So, i-check na natin guys kung okay na yung ating pinirito. Napaka-importante po na pag kayo ay nagpre-prito ng baboy, as in tatalsik po talaga yan kahit anong gawin natin. So, pahinaan nyo muna yung apoy. So, i-decrease ko konti. Papahinaan ko yung kanyang temperature para bumaba yung kanyang pressure para mabuksan ko siya. So, magandang tayo ng another 3 minutes pag bumaba na, pag hindi na siya tumatalsik masyado, saka natin buksan kasi otherwise puputok po sa ating mukha, nakakatakot. I-set aside natin ng honte kasi medyo okay na po siya. Ang problema na lang natin is itong ano niya, balat niya kailangan po crispy kasi yan eh. So, luto na itong kabila. Kapag-crispy natin itong balat niya, ang gagawin natin, isi-set natin ang ating temperature sa napakataas natin. Sa ano na, palakasan natin, sa pinaka-high temperature. Bago iluluto natin siya ng siguro 5 minutes lang para lang maging crunchy siya. Transfer na natin ito dito kasi titimplahin na po natin. So, mainit na siya guys. Umusok na siya. Ilagay na natin. Yung balat niya ang kailangan natin lutuin. Kaya ganito natin siya. 2,000 years later. So, okay na siguro to guys. Pababain natin yung apoy niya, yung temperature niya, para hindi siya tumalsik pagbukas natin. So, wait lang natin ng 2 minutes pag bumaba na siya, or kinakailangan pag sakalan ko kayo nagluluto, kasi ito electric sa akin. Pinatay ko muna siya. Pag sakalan, papatayin niyo itong diretso. Lumalaban pa siya. Pwede na natin siyang tanggalin, guys. Ayan, nasunog na nga. Medyo sunog na siya. Pero okay naman. Kasi crunchy na po siya. As in, crunchy na siya. Crunchy na po. Napaka-crunchy na. So, habang hinihintay natin itong lumamig ng konti, lutuin muna natin yung sauce ng ating tokwa. Natin yung half cup of soy sauce natin. Yung toyo. Half cup of toyo. Paminta natin. Yung paminta po, 1 spoon ang nilagay ko. Then 1 spoon of sugar. Yung iba po, ang inilalagay nila is vinegar. Mas gusto ko po ang lemon. Pag ako naglalagay po, mas gusto ko ang lemon. Kaya lemon po ang nilalagay instead of vinegar. Isa't kalahating lemon ko itong ginamit ko. So, kayo pa rin ang mag-a-adjust. Yung asim, yung alat, kayo po ang mag-a-adjust. Ang baboy pala na ginamit po is 800 grams lang po yun. Tapos, dalawang pack ng ating tokwa. So, ihahalo natin ito dito. Ngayon, lalagyan natin siya ng ating magic syrup. Kalahati lang po ng magic syrup. Pakukulaan lang natin ng konti kasi para tunawin natin yung sugar niya. So, dito pwede na natin siyang hiwain ng ating baboy. Napaka-crunchy po. Pwede na natin itong patay. Nakasarap po ng baboy na habang kasi napaka-crunchy. Walang kasi. Lalagay na natin ang ating bawang. Asas, tulad ng sinabi ko kanina, isang buong bawang dyan. Isang buong bawang yung hiniwa ko. Yung mga hindi mahilig sa bawang, huwag nyo na pong lagyan. Then yung sibuyas, isang malaking sibuyas din yan, na binungkino ang pagkahiwa, ang ating sili.
Okay. So, ilalagay na natin ang ating sauce. Ang ating niluto kanina. Mahirap po siyang haluin, so gaganyan natin. Kung kulang siya ng asin, dadagdagan nyo dun sa pinakita kong measurement ng aking mixture. Kayo pa rin po ang magdidesisyon kung anong kulang. Yun po yung timpla ko at titignan ko pa rin ito kung ano yung kulang niya. So ayan, nahalo na po siya. Oh, 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 oh